Kinumpirma ng ilang kapitbahay ang pagsalakay noon sa bahay ng isang umanay drug lord na nabanggit ng retradong polis na si Arturo Las Cañas. Saksi si Maki Pulido, exclusive. May iniwan kaming note na ito huwag pamarisan, and then nakalagay doon, Davao Death Squad. Dahil daw sa raid na yan sa drug den ng umano'y drug lord na si Alan Tancho, nagsimula ang bansag na Davao Death Squad sa kanilang grupo. Para malaman kung totoo ang raid, hinanap ko ang lugar kung saan sinasabing nangyari raw ito. Ang sabi ni retired SPO3 Arturo Las Cañas, isinagawa yung raid sa Bacaca Heights. Pero ayon sa mga residente rito, ang tawag sa lugar na ito ay Garcia Heights, Bahada, Davao. Yung Bacaca Heights, may 1 kilometro ang layo mula dito. Wala mang binanggit na petsa si Las Cañas, naaalala pa rin ng mga residente ang raid sa bahay ni Tancho makalipas ang 2 dekada. Lumabas ako. Kita ko yung mga tao dito. Sandali raman yung putukan, pagkatapos alis na agad sila. Isang babae ang nabanggit ni Las Cañas na patay. Pero ang naaalalang patay ng mga residente ay isang babae at isang lalaki matapos ang pagpapaulan daw ng bala ng hindi hihigit sa 10 armadong taong may takip sa mukha. Hindi mo makita mo yung mata lang. So ano po yung nakatakip po yung mukha? Dito lang ang makita mo. Ano po yung ginamit nilang pantakip sa mukha nila? Yung karamihan yung itim. Parang kung bonnet? Oo, nakaganyan. Takot ka na lahat. Matapos ang raid, hindi na raw nakita ang nooy kinatatakutang si Tancho na hindi rin naman daw kabilang sa mga napatay. Sinaliksik ng GMA News ang mga nabanggit ni Las Cañas na kasama sa raid. Ako po, si Major Asintista, SPO3 Jerry Baguhin, SPO4 Polinjo Pabo, SPO1 Jim Tan, SPO1 Junito Ubales, at may iba pa po. At lumabas ngang merong Police Chief Inspector Ildefonso Asentista sa tala ng mga miyembro ng PNP. Si Asentista na nanguna umano sa raid ay taga Tagum, Davao del Norte at nakatalaga sa Police Regional Office ng Davao Region mula pa 1999. Hinanap din namin sa police records ang binanggit ni Las Cañas na si SPO4 Fulgencio Pabo. Pero ang nakita namin ay isang PO2 Fulgencio Pabo Jr. Hindi lumabas ang binanggit niyang si SPO3 Jerry Baguhin, pero lumabas sa tala ng PNP ang isang SPO2 Jerry Baginda. Patuloy namang pinasusuri ng PNP ang iba pang pangalang nabanggit ni Las Cañas. Naka-duty pa, nasaan sila, para ready naman po kami. Para yung kung merong magagawang investigasyon, alam mo natin yung status ng mga personnel. Dahil po sa sobra kong loyalty sa kanyang campaign, nagawa ko po ito. Sarili kong 2 kapatid, pinapatay ko. Ang nabanggit naman niyang pagpatay sa mga kapatid na sina Cecilio at Fernando Las Cañas, sinikap po rin kumpirmahin kung may record sa Davao City Police. Pero busy pa raw ang pulisya sa ibang gawain. We have depleted the records in order for us to be apprised about what happened during that time. But then as of the moment, there are some priorities that I'm focusing myself into. Inaalam naman ng PNP kung ano ang mga benepisyong na ibigay kay Las Cañas na nitong Disyembre lang nagretiro. Hindi pa siya retirado ng pabulaanan ng Davao Death Squad sa Senado na binaliktad na niya ngayon. If he deserves that because he has served, hindi naman po i-hold yun. Ang ombudsman naman may record noong 2012 ng pagpataw ng multang katumbas ng 1 buwang sahod sa 21 pulis Davao dahil sa hindi raw pag-aksyon sa mga pagpatay sa mga nasasakupan nilang lugar. Habang ang Commission on Human Rights may resolution na noon ding 2012 na nagsasabing may sistematikong pagpatay o extrajudicial killing na maaaring isisi sa binansagang Davao Death Squad. Inirekomenda noong imbestigahan at kasuhan si Nooy Davao City Mayor Rodrigo Duterte. Duterte ran for mayor again for 2013. 2012 yung resolution ko. There was a stupid law, a very self-serving law called the condemnation law or Aguinaldo law that said that if a politician had pending cases but ran for office and won for whatever that position was, then all the pending cases would be washed away.
Yun, grabe. Bagamat minsang isinagot sa isang local TV interview na totoong siya ang death squad, binawi ito ng Nuoy Mayor matapos ang dalawang araw. Ako si Maki Pulido, ang inyong saksi